Na po ang tinapay kahapon pa. Kailangan na po natin bumili sa bahay mamaya. Huwag na muna, Nello. Malapit na naman magbunga ang mga tanim kong saging dyan sa may bakuran. Mas masarap yata yun kesa sa tinapay.
Jehan. Magandang umaga na sa'yo, Aloise. Ano, Iha? Kumusta ka na? Ah, mabuti po. Kumusta, Nello? Mabuti naman, Aloise. Mamayang hapon, pupunta kami ng mga kaibigan ko sa parang para maglaro. Gusto mo bang sumama sa akin? Subukan ko. Kasama ako! Huh? Ako rin! Sama rin ako! O, sige na nga, sumama na nga kayong tatlo. Pero dyan ay pangako mo sa akin na hindi ka manggugulo. Naku, Aloise, huwag ka na umasa pa. Hindi yan tutuparin ni Jehan. Oo, tama si Bono. Kung ayaw niyo ako sama, di huwag. Oo? Alam ko na, pupunta na lang ako doon mag-isa. Teka dyan, sasama ako. Huwag mo kami iwan dito. Dyan, sandali, nagbibiro lang kami. Hintayin mo kami. Naman. Maawa naman po kayo. Kapag hindi kayo tumigil ang kamamando sa akin, sigurado kayong gagapang tulad ng aso ko. Sino sa inyong apat na gurang ang gusto mauna? Pagpasensya muna kami, mister. Kung gano'n, huwag niyo akong pakilaman! Ano ba naman klaseng ugali yun? Huwag kang mag-alala, Nello. Walang anuman. Natutuwa nga ako at nakita ko sa iyo ang kabaitan at katapangan na kinakailangan ng isang batang katulad mo. Salamat po, Lolo. O siya, ay nagmahaba-haba pa ang ating lalakbayan. Ha? Hanggang ngayon ay iniisip mo pa rin yung aso. Nello, kalimutan mo na yon. Pero bakit po siya ganon kung pahirapan? Ang asong yun na ating nakita ay hindi nag-iisa. Marami pang katulad niya. Halos lahat ng mga aso dito sa ating ngayon
ay nagiging alipin ng ilang mga sakim na negosyanteng ibig kumita ng salapi sa pamamagitan nila. Nagkataon lamang na napunta si Pardra sa isang malupit na amo. Ang aso mo, pinapalo pa rin kaya siya? Mahalaga para sa mamang yun ang kanyang alagang aso. Kapag may nangyari doon ay tiyak na malulugi ang kanyang negosyo. Malamang ay hindi na siya pinapalo. Sana nga po. Sigurado ako. Tayo na. Magandang umaga po. Kukuha po ba kayo ng gatas ngayon? Dako, salamat na tumating kayo. Sige, tatlong baso. Opo. Heto, bukas ulit. Maraming salamat po, Lola. Dalhin niyo pa ako bukas ng isang lata. Opo, makakaasa po kayo. Magandang umaga, Nello. Bigyan mo ako na dalawang tanya. Opo. Bukas ay dadalo ang lahat ng aking mga apo kaya kailangan ko na isang latang gatas. Makakaasa ba ako? Opo, umasa po kayo. Oh, etong bayad ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oh, sige, bukas. Kumusta ka, Nello? Mabuti, Philip. Ang aga mo naman maging sayang tumugtog ng piano? Sasali kasi ako sa paligsahan. Ha, talaga? Kung ganon, hindi ka pala dapat may sorbo. Philip, huh? Ano bang ginagawa mo? Kailangan mong ituloy ang yung pag-iinsayo. Sige, Nello. Sige, galingan mo, ha? Ingat ka naman! Abay, huwag niyo ko, sisi! Sino ba humahatak na aking karwahe? Alam kong yung aso, pero mukhang pagod na siya. Bakit hindi mo siya painumin ng tubig? Alam kong ginagawa ko. Mabuti pa umalis na kayo, baka mag-init ang ulo ko. Napakasama mo. Makapakailan niyo. Painumin daw ng tubig. Bakit? Sino ba napapagod? Tama ng pahinga! Bumangon ka dyan! Napakabatugan mo talaga! Init ng araw ngayon. Nello, ilan pa bang lata ng gatas sa may laman? Isang lata na lang po. Mabuti pa, dali na lang natin ito sa bayan para madali tayong makaubos. Mabuti pa nga. Dali na natin sa bayan para madali tayong makaubos. Kawawa ka naman. Siguro dahil sa init. Mabuti pa dahil dito sa veterinaryo para mapatinggan ka. Ha? Ang swerte naman ng aso niya. O siya. Tayo na, Nello. Thank you.
Nakikita na itong sasabihin ng mga tao. Hindi nila mag-tulis sa kanina mga pubisya. Eto na po. Salamat. Maraming salamat rin po. Salamat at nakaubos din tayo. Lelo, tayo na umuwi. Ay, naku, tingnan mo nga naman kapag talaga minamalas ka. Palibasa kasi wala ka nang ginawa kundi magpahinga. Kung sa bagay, hindi ko kailangan ng isang asong katulad mong inutil. Mabuti nga sa'yo. Oh, Nello, hindi ba kayo bibili ng aking mga pandesal ngayon? Hindi po muna. Baka sa susunod na lang po. Ganon ba? Sabihin mo na lang sa akin kung kailan para mabigyan kita ng dagdag. Ha? Salamat po! Saan kaya ako pwedeng humanap at makakuha ng isang aso magiging kapalit nito si Patrasche? Bahala na. Lolo. Hindi ko alam. Bukod sa malupit na parusang inabot niya, isinabayan pa ito ng matinding sikat ng araw. Ikuha mo siya ng tubig. Opo. Uminom ka muna, Patrasche. Siguradong uhaw na uhaw ka na. Pareho ni Nello at ng kanyang lolo ang kanilang sariling pagod sa pagbabantay sa aaw-awang asong si Patrasche. Ngunit, may pag-asa pa kayang mabuhay si Patrasche. Panginoon, paintulutan niyo po sanang mabuhay pa si Patrasche. Yun ang tanging panalangin ng batang si Nello para sa kawawang asong.